muli sa pagkatataon ko na yung mong binigay sa akin na ako po ang magsalita po sa inyong harapan at ayaw po yung maglalag ng salita ng Panginoon. Nakakatuwa po, di ba, minsan ngayon ay sana palagi po, di ba, sana palagi yung mga aming bata sa church, lalo yung mga maliliit pa talaga, mga toddler, di ba, mga 5 years old, 4 hanggang 2 years old. Nakakatuwa po pagkasama natin sila sa church yung ibu ba? Minsan eh, di may iwasan, mahihingi talaga sila, magulo. Bata yun eh, natural yun. Ngayon na, nung bata ako, hanggang ngayon naalala ko yun na siyempre tatay ko pastor, so palaging nasa church ako, di ba? Siyempre bata din ako dati, so magulo din ako. Pero nakasanayan din nanay noon. Kaya ganun siya sa akin, yung maglilibot ako, mag-iingay. Hanggang ngayon, pag may pumipitik, napapalingon pa rin ako eh kasi dati nung bata ako, ganun ako, nasa likod ako ng church. Habi din ako ng nanay, nagpapiano sa harap, di ba? Or nakikinig siya kay tatay sa harap. At tapos magugulo ako. Biglang may maridinig na lang ako. Sa hanapin ko na nasa yung nanay ko. So alam ko yun yung kanyang signal para sa akin. Hanggang ngayon, napapalingon pa rin po ako. So again po, blessing na pag maraming bata sa church. Narinig ko din po, it has been said din na blessing din para sa church talaga kung may bata. Kasi po, kung walang bata sa church, ano bang ibig sabihin? Di ba? The church is dying. Pag yung mga members na nagsitandaan na, syempre, eventually mawawala lang. Di ba? Pero kung walang bata, walang papalit sa atin. So ngayon may mga bata sa church, we are training them to worship God, to continue. Kung saan po tayo, kung anong ginagawa natin. Na meron pong ganitong kwento na meron kang 5-year-old na bata sa church. So, toddler siya, 5 years old, di ba? Natural sa bata, ingiti, tatawa. Ngayon, itong bata to in particular, hindi naman siya ganun pagulo. Pero as natural pa rin sa bata, lingon siya ng lingon sa upuan niya, tapos iningiti niya yung mga tao. So, ngayon yung mga tao nasa likuran niya, napapangiti din sa kanya. Ganun mapansin ng nanay yun, sinawin niya lang niya, sabi niya, shhh, kapangiti ng iti. Sa church tayo. No! Nasa church po, bawal po bang mag-iti, di ba? Yun yung sinaway ng nanay eh. Ngayon po, I would invite everyone na tumayo po muna tayo sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ang 2 Samuel chapter 6. I will be reading po from the New Living Translation. Ngayon po, itong 2 Samuel chapter 6, if you will recall, ito din po yung pinag-aaralan natin last time na ako din po may salita dito. So, masahin na lang po natin ito ng kahit may konti kabilisan po. 2 Samuel chapter 6. Then David again gathered all the nations in Israel, 30,000 in all. He led them to Baalah of Judah to bring back the Ark of God, which bears the name of the Lord of Heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. They placed the Ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on a hill. Uzzah and Ahio, Abinadab's sons, were guiding the cart that carried the Ark of God. Ahio walked in front of the Ark. David and all the people of Israel were celebrating before the Lord, singing songs and playing all kinds of musical instruments, lyres, harps, tambourines, castanets, and cymbals. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled and Uzzah reached out his hand and steadied the Ark of God. Then the Lord's anger was aroused against Uzzah and God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the Ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perez Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it is still called today. David was now afraid of the Lord and he asked, "How can I ever bring the Ark of the Lord back into my care?" So David decided not to move the Ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. The Ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Verse 12, then King David was told, "The Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the Ark of God." So David went there and brought the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with a great celebration. After the men who were carrying the Ark of the Lord had gone 6 steps, David sacrificed the bull and the fattened calf. And David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. So David and all the people of Israel
brought up the ark of the Lord with shouts of joy and the blowing of ram's horns. Verse 16, But as the ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked down from her window. When she saw King David leaping and dancing before the Lord, she was filled with contempt for him. They brought the ark of the Lord and set it in its place beside the special tent David had prepared for it. And David sacrificed burnt offerings and peace offerings to the Lord. When he had finished his sacrifices, David blessed the people in the name of the Lord of Heaven's armies. Then he gave to every Israelite man and woman in the crowd a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins. Then all the people returned to their homes. When David returned home to bless his own family, Michal, the daughter of Saul, came out to meet him. She said in disgust, "How distinguished the king of Israel looked today, shamelessly exposing himself to the servant girls like any vulgar person might do." David retorted to Michal, "I was dancing before the Lord, who chose me above your father and all his family. He appointed me as the leader of Israel, the people of the Lord, so I celebrate before the Lord. Yes, and I am willing to look even more foolish than this, even to be humiliated in my own eyes. But those servant girls you mentioned will indeed think I am distinguished." So Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. These are the words of the Lord. Dahil po ay sabi po ang dami. Aming Ama, salamat po sa muling pagkakataon po na hindi po binigay sa amin na kami po ay magtipon at sumunod po sa inyong pangalan. Nawa Panginoon ay sa inyo po ang aming mga puso at isipan. Paalam niyo po sa amin ang inyong presensya, Panginoon. Remind us to be mindful of your presence. We pray, Lord, that our worship will be acceptable and glorify you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Ano po tayo magsigil po sa natin po? Kagaya nga po nung nabanggit ko po kanina, itong verse po na ito. Ito din yung same verse and same chapter natin pinag-aralan po the last time. Kung naalala po natin, yung ating lesson po that time is worship is a reverent response to the presence of God. Di po ba? Ngayon naman po pag-aaralan po natin na worship is also a joyful celebration. So, it should be a reverent response to God's presence. But at the same time, it is a joy of celebration. Baka po kasi isipin natin na reverent response, eh, di ba? Kumbaga, paggalang po, puro paggalang tayo sa simbahan. So, kailangan tahimik tayo. Kailangan walang mataas ang boses. Kailangan walang malikot. Di po ba? Pero hindi po eh. Dito sa binasa natin, 2 Samuel chapter 6, it is a joyous celebration. So, isipin po natin, ang ating Panginoong Diyos po ba ay natutuwa or nalulungkot kapag nakikita niya po tayo sa simbahan na seryosong-seryoso, wala pong inclination, walang makitang joy sa mga mukha natin. Kung meron pong bisita dito na hindi natin member, di ba? Makita tayo how we worship. Mapapakas po ba sa mukha natin na one of the fruits of the Spirit in our lives is joy? Diba? The fruit of the Spirit po, the fruits of the Spirit, isa po doon is joy. So pag nakita tayo ng outsiders, makikita ba sa mga mukha natin yung joy? Again po, normally we do not link celebration with reverence. Parang magkaimulay po yun, diba? Kumbaga, pag reverence, formal, celebration, party eh. Pero pwede po pagsamahin yan in our worship. So, again po, worship should be a joyful celebration before the Lord in accordance with His truth. So, itong statement po na to, this one sentence, this summarizes our entire lesson today po. Worship should be a joyful celebration before the Lord in accordance with His truth. So, first of all, worship should be a joyful celebration. Now, yung Hebrew word po for celebrate, of course, hindi tayo marunong mag-Hebrew, di ba? Pero ang root word daw po ng Hebrew word for celebrate, it comes from the same word meaning to laugh, tumawa. So we can see three things po sa ating binasa kanina na 2 Samuel chapter 6. The celebration of worship should be done with intensity. Yung po muna. Intensity, may pagkasindi, may pagkamatindi, di po ba? Sabi po dito sa 2 Samuel 6 verse 14,
Sabi dito, David danced with all his might. So verse 15, with shouts of joy and the blowing of ram's horns. Kasi David po talaga nung sobrang into worship po siya, di ba? Dito, hindi po siya nag-worship na experience na ba yun as a church kayo tapos matingin lang kayo sa bintana. Nandun kayo ako pumalapit sa bintana, matingin lang kayo sa labas. Lalim iniisip mo. Kumari, iniisip natin si Lord, di ba? Pero may iba tayong iniisip. Minsan, napipigil pa tayo, tapos kakalapitin tayo ng kanya natin. Nag-pray ako. Iniisip ko si Lord. Di ba, dami pong ways na gawin po yung mga ganyan eh. Minsan naman, nasa kantahan pa lang tayo, di ba? Minsan nga po, pag preaching, yun yung nasa bandang dulo na, so, iba, kanto kayo na talaga. Pero minsan, even worse, nasa kantahan pa lang tayo. Pero wala na yung pag-iisip natin sa worship. Iniisip na natin, ano ba yung gagawin ko kayo dito? May deadline ako sa opisina ko, meron akong homework na kailangan kong umpisahan bukas, Julian on Tuesday. Sunday kasi, parang ito yung first day of the week. So talaga may tendency tayo na habang in church at all places, doon natin pinaplano yung gagawin natin for the rest of the week. But not David. Dito po sa 2 Samuel 6, nakita natin, di ba? He was excited about God. He put all of his faculties, mental, emotional, and physical, into the act of worship. Buong pagkatao niya po, binuhos niya sa kanyang pagsamba. Mental, emotional, and physical, lahat po yun, nakita natin sa kung paano sumamba si David. Ginawa niya yung kanyang pagsamba with intensity. Again, yung pagkasindi, yung kanyang pagsamba. Matindi po. We need to remember po that we are gathered in God's holy presence. Our risen Savior, Jesus, is here with us. That is something that is worth getting excited about. Now, all of us po, including ako din po, kailangan talaga, we make a conscious effort na labanan yung nature natin na kapag tayo ay sumasamba, nagiging parang wala tayong pakialam. Parang kailinip tayo. Kailangan labanan po natin yun. Kailangan maalala po natin na yung buong pagkasindi po ng ating pagsamba para sa Panginoon yun because that is what God deserves from us. Now let's look po in Revelation chapter 3, verse 15 to 16. Let's take note po of this church in Revelation. Di ba po sa Revelation, may letters po dyan to seven churches. This is one of the churches na pinadalan po ng letter. Sabi po dito sa Revelation 3, verse 15 to 16. Let's start po with verse 15. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Kasi ano po, hindi ganun ang sasabihin ng Panginoon tungkol sa ating church. Ano? If we would get a letter from Jesus, sana po hindi yun yung sasabihin sa atin. No, just to take a break more from David, a little bit lang po. Itong verse po na to in Revelation 3, verse 15 to 16, lagi po itong nagagamit kapag ang lesson is about the church and being lukewarm. Hindi po ba, usual na interpretation dito. Siguro, nalanig lang po na ating version ito is, sabi sa atin, hindi ka mainit eh. Tapos, maligam-gam ka, you are lukewarm. And sabi ko sa Revelation, mas gusto pa ng Panginoon na malamig ka na lang kasi mainit ka. Tapos ang level pa interpretation natin doon. Kasi yung malamig, alam mo talaga na may problema. So, gagawin mo ng paraan para ayusin mo. Pwede mo i-review yung kapatid, di ba? Or ikaw mismo, nakita mo talaga na nilalamig ka. So, gagawin mo ng paraan na ayusin mo yun. But is that what this verse is saying? Hindi po ba? Gusto po ba ng Panginoon na God would rather have us be cold than lukewarm? Nalalamig kaysa maligam-gam. Does that make sense po? Kumbaga kung ito yung pamantayan natin, yung standard natin na we should be hot,
naging lukewarm, naging cold. Hindi ko pa malala yung cold. Parang you would think God would prefer lukewarm instead of cold eh. Pero hindi po. Again, sa pag-aaral natin of God's Holy Word, we need to remember the importance of context and audience relevance. Ano ba yung konteksto nitong verse na to? Audience relevance, sino ba yung sinulatan dito? Ano yung message para sa kanila? So again, this is a letter to the Church of Laodicea. Laodicea po ako sa wealthy city. Mayroon siya na dito. Ito sa center of banking, medical, and clothing industries. So yung mga tao po dito, ito the church members po, we can assume, may mga kaya itong tao ito. Mga mayayaman pa nga talaga sila. Now, strange thing po about this city, Laodicea. Mayaman siya, pero wala siyang sariling water supply. The water supply nila nanggagaling from Hierapolis and from Colos. Ayun, madaling tandaan po ito kasi Hierapolis starts with the letter H. Doon sila kukuha ng kanilang hot water. Colos starts with the letter C. Doon naman sila kukuha ng kanilang cold water. Ang problema nitong mga taga-Laodicea, mag-aangkat sila ng tubig galing Hierapolis, galing Colos, may malibig na tubig, may malibig na tubig. Guess what? Pagdating sa Laodicea, yung malinit, maligamgam na. Yung malamig, pagdating sa Laodicea, maligamgam na din. Now, hot water po has healing properties. Di ba kapag may sakit ka, gusto mo yung inamig mo mainit, or yung sabaw na hihubig mo mainit? The same way po, kapag init na init ka naman sa panahon, kailangan mo ng refreshment. Hanap ka ba ng mainit na tubig? Di ba, malamig na tubig ang hinahanap mo. Sa mga kabataan po natin dito, di ba? Pag-iinom kayo ng kape, either mainit lang naman yan or iced coffee eh. Hindi ka order kahit saan ng lukewarm coffee eh. It's either hot coffee or iced coffee. Yun yun eh. So dito po, in the same way, God is not saying na I would rather have you be cold than lukewarm. Yung mga tao na taga-Laodicea, naiintindihan nila that hot water is something we desire, cold water is something we desire. But not lukewarm water. And what Jesus was telling them, you are lukewarm. Itutuha kita. Hindi ka nais-nais para sa akin. Hindi ka mainit. Hindi ka malamig. Wala kang kwenta para sa akin. That is what this is saying the people in, to the members of the church in Laodicea. So, ano problema nila? Diba? Tuloy po natin sa verse 17, Revelation chapter 3. Sabi po dito, you say, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. So yan nga po eh, di ba mayaman na yung mga taga-Laodicea? So nakalimutan nila, nakailangan nila ang Panginoon. Sabi nila, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing. Nakalimutan po nila, they are wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. So applying this to ourselves, to our worship, this can help us be intense in our worship if we remember how much we need the Lord. Hindi po tayo kompleto in ourselves. Hindi tayo, wala na akong kailangan, Lord, okay na ako, pinagpala na ako. Really? Talaga ba? Di ba? We need to remember that we need God. And we need to remember how much we need the Lord. Kagaya po ni David in Psalms chapter 63 verse 1, sabi po dito, O God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you. In this parched and weary land where there is no water. Ganyan po klase kasi pinanginanap na Panginoon sa atin how much we would desire Him. And that would show in our worship. Have you ever worked po on a really hot day? Naglipit kayo sa bahay, nagpupuni kayo ng kung ano man, napakainit, oho-oho kayo. Pagka po ginagawa ko po yun, isang baso ako, tapos nagulang isa pa eh. Oho-oho ka sa tubig. And yun po yung sinabi dito ni David in Psalm 63, verse 1. My soul thirsts for you. Now, yung love po, pagmamahal, whether it's for the Lord, or sa inyong asawa, parang po itong apoy sa fireplace eh.
Ngayon, nasa Central Luzon tayo, wala tayong fireplace dito. Hindi uso yan. Pero kung punta kayo sa Baguio, kung may mga accommodations doon, may fireplace. So yung point mo doon, hindi yung tuloy-tuloy lang. Kailangan dadagdagan mo yun, tutusok-tusok mo para lumipat yung apoy ng huli. Kailangan nalagaan mo yun, binabantayan, or else makamatay yung apoy na yun. Ganun din po ang ating love for the Lord. We don't recover by trying to work up the feelings. So kapag ganun nga po na naramdaman natin, di ba? Parang kulang yung worship natin. Parang hindi natin maramdaman yung pagmamahal natin sa Panginoon. How do we fix that? Do we try to work up our feelings? Ganun po ba yun? Di ba? Meditate ka. Lord, I love you. Lord, mahal kita. Ano na nangisip mo ganun, di ba? Talagang pinipilit mo yung sarili mo na mahalin mo yung Panginoon, di ba? No, that is not how this works. Feelings must always be a response to God's truth. So, pabalik na lang po nun eh. Iisipin natin, ano ba yung ginawa ng Panginoon para sa atin? What do we owe Him? And then, pag na-realize natin yun, that is when we remember our feeling of love for the Lord. Meron din po ditong isang account po na magkasawa, punta sila sa marriage counselor. Sabi daw po nung babae sa kanilang marriage counselor, magkasawa ko po, hindi niya sinasabi sa akin ang mahal niya ako. Sabi ko nung magkasawa ng lalaki, nung pinakasalang kita 20 years ago, sinabi ko sa iyo, mahal kita eh. Hindi ko naman binawi yun, di ba? Okay na yun. Ganun po ba dapat, di ba? That is not good enough. Love has to be expressed often and with feeling. Ganun din po sa ating Panginoon. Love has to be expressed often and with feeling. So again po, extending this analogy po sa mag-asawa. Hindi po ba sometimes nagiging perfecto din na po yung ating relationship? Parang ano po yun ang perfecto din? Parang nagpo-perform ka lang ng function. Masabi mo lang, alis ka ng bahay, good morning, goodbye kiss, uuwi ka, ganun din, good night kiss. Pero wala nang passion eh. Parang hindi mo na nakakamdaman yung ginagawa mo eh. And sometimes, ganun din po tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo expressive sa ating pamahal. We are here in church, we are singing, we are praying. Pero talaga pong nakakamdaman natin yung pagmamahal sa Panginoon. Pangalawa po, the celebration of worship should be done with variety. Kanina po, the celebration of worship is done with intensity, ngayon po, with variety. Babalikan natin yung mga binasa natin kanina sa 2 Samuel chapter 6. Diba in verse 5, sabi doon, there were all kinds of musical instruments. So, dito po sa akin, hindi naman mahigpit tungkol dyan. Dati ngayon po, may tambor pa tayo. Diba, napatawag doon, pinaganap. In some ibang church, may gitara. Pero would you be surprised po in some churches, parang piano or organ lang talaga ang allowed sa kanila. As if nasa Bible yun na thou shalt not have guitars. Diba? Pero hindi po eh. There were all kinds of musical instruments dito sa worship po ni David. And in verse 13 and verse 17, nakita natin there were offerings and sacrifices. Verse 14 and verse 16, there was dancing. Verse 15, there was shouting and trumpets. Verse 19, so ito, there was eating. Mga kumakain po, verse 19. Now, before po tayo magpanic na sabadang buwan naman, mukhang gusto, pesta yata, pag-service, may sayawan, may kainan. Hindi po, ang punto po natin dito is, hindi naman natin kailangan gawin lahat ito, di ba? To the letter na exactly ganyan, pero especially po, di ba, animal sacrifices. Gusto ba natin mag-animal sacrifice tayo dito? Siyempre, hindi. And also, sa New Testament, wala tayo nakita mga ganitong example. So, we also don't know exactly which should we follow. But the point is that we should be open to some variety and new things in worship. We should be open to some variety and new things in worship. So, if you ever took the time po dito sa church natin, di ba nakapansin na meron tayong tawagin natin yung order of worship, di po ba?
Umpisa may unang kanta, then may prayer, may kantahan ulit, scripture reading. Ito po yung pagkakasunod-sunod lang how we do our worship, and that is good. That order po, binibigyan tayo ng pagkakasunod-sunod, it provides order. Pero kung hindi po tayo pwedeng mag-divert from that order, napalungkot din po kasi parang yung pagsunod na lang dun sa order na yun yung goal natin, di ba? Mawawala na yung spirit ng worship. Pangatlo po, the celebration of worship should be done with gladness and joy. So, again po sa binasa natin sa 2 Samuel chapter 6, kahit po hindi tayo nakakaintindi ng Hebrew, kung tayo nakakaintindi ng salita nila ng panahon nila, kung makita natin sila ng panahon na yun, alam natin na natutuwa sila, masaya sila about something. Hindi nila makitago yung genuine nilang joy. Yung panilang totoong ligaya. Kailangan nilang ilabas yun. Now, I will be reading a quote po from David Watson. He was an English pastor. Sabi po dito, "What is clear from the scriptures is that worship should be a delight, not a duty. The great Jewish feasts were times of exuberant joy and heartfelt celebration. Some of them contained an element of sorrow and repentance for sin, but this led to the joy of knowing God's forgiveness and mercy. They were always intended to be great and glorious festivals. Infectious, joyful delight in God's presence needs urgently to be recaptured by the church today. If emerging from our inhibitions and stiff formality is not easy for some of us, we need to remember that true worship demands sacrifice." Now, just to summarize po, that po, dito po sinabi niya, worship should be a delight, not a duty. Have you ever felt that way po? Linggo ngayon sa kailangan sumba tayo? No! Should be excited. Sabi din niya po dito, yung sa worship daw, some of them contain an element of sorrow and repentance for sin. That is also true. Sometimes po, we are solemn in church. Naalala natin kasi, tinuturo sa atin, makasalanan tayo, we don't deserve God. Yan po yung part na malungkot tayo about that. But then, we are also taught that God sent His Son Jesus to die for us. At ang namatay niya sa cross, tayo ngayon ay may pagkakataon na humarapin sa Panginoon. So that is something to be joyful about. Now, some of us po, siguro iniisip natin, hindi lang talaga ako expressive na tao eh. Normal naman yun, hindi ganun talaga. So hindi tayo expressive. Lagi tayong kalma lang, hindi natin pinapakita yung emotion natin. Ayun lang po, some of us here, tingnan ko yung mga Facebook nyo, maski nga sa picture, hindi kayo umingiti. Po pa yung picture, family picture, pero lahat sila. May ganun talaga eh. Normal naman po yun. But in church po, our problem is not that we are not expressive people. Our problem is that we are not excited enough about the Lord. Kahit naman po sabihin natin, hindi tayo expressive. Nakikita pa rin sa atin po kapag there is something for us to be excited about. Kung meron talagang katuwa-tuwa mangyari sa atin, nakikita pa rin yung excitement sa atin eh. Na-promote ka sa trabaho, di ba? Yung sahod mo lumaki. Magpapangayin ka dun eh. Excited ka dun eh. Tuntua ka. Di ba? O kaya, yung mga panahon dati na si Senator Pacquiao, lumalaban pa siya. Di ba? Pag napinapanood yung boxing niya, talagang excited ka dun eh. Hindi mo maitatago yung excited mo, yung excitement mo sa ganun. So sa ating point, in church, in our worship should be a lot more joyous. If we focus on the greatness of God and on the blessings He has graciously heaped on us in Christ. Again, worship must be reverent, but also it should be a joyous celebration. Ayun na po nakita natin na worship should be a joyful celebration. Now, we should see that worship should be before the Lord. Na yung phrase po na yan, before the Lord, sinabi po yan 6 times dito sa 2 Samuel chapter 6. Sinabi po yan sa verse 5, verse 14, verse 16, verse 17, and twice sa verse 21. Ang punto po dito is, yes, we should be celebrating in our worship. Problema naman po doon, baka naman
natuwa na tayo masyado sa celebration natin. Kalimutan natin na, kanino ba tayo nag-celebrate? Sino ba yung sin-celebrate natin? Kagaya na po ito ng ano eh, nung parang binata or dalaga. Siguro mas appropriate kung matandang dalaga o matandang binata eh. Kung sabit na sabit ng mag-asawa, they are in love with the idea of love. Hindi na po with any person. So kahit sino yung makuha nila, okay na sa kanila. Basta they are in love with the idea of love. Hindi dun sa tao. So sa atin po in our worship, it could be that way then that we are in love with the celebration. Takto naman talaga, di ba? Ang saya. Di ba? Worshiping the Lord. Pero baka makalimutan natin what that worship, who that worship is for. It's for the Lord. So it should be a celebration, but our focus is not on the celebration, but on the Lord. There are two things that we can learn from this truth. First, worship is not the same as entertainment. Worship focuses the congregation on the Lord. Entertainment focuses people on the performance or on the entertainer. So, worship po natin, itong ating pagkanta. Tayo worship leaders dito, di ba? Our worship should be focused on the Lord. And worship helps us focus on the Lord. Kung entertainment po ito, entertainment, on the other hand, focuses people on the performance or on the entertainer. Kung sino yung kumakanta? Not on the Lord, di ba? There is some accountant po dito. This is from Robert Rayburn. Or Rayburn. Rayburn siguro po. Anyway po, siya po yung nag-attend sa isang church and meron yung special number na ang mga kabataan po na lalaki. And as it happens po, itong mga kabataan ay napangbukwa po. Nagagaling kumanta. Talagang ang ganda ng blending nila. Masarap pakinggan, diba? Nung ngayon, napansin niya, yung mga bata na babaihan na nasa harapan, kung sino yung malapit sa kanila na singer, talagang titig na titig sila doon sa kumakanta. As if feeling nila ay hinaharana sila ng kumakanta. So ilab-ilab sila sa kanilang pinapakinggan. Nung ngayon, itong si Robert Rayburn, after nang malinig itong mga singer na to, sabi niya, after ng service, kung makita ko sila, makasalubo ko sila, I can honestly tell them, I really enjoyed your music. Totoo naman eh. Magaling sila, diba? Pero, to have said that they enabled me to worship God, meaningfully as they sang, that's impossible. So, ito pong isabi nito, pwede daw nang sabihin na sa mga kumanta ngayon na, halikang na-enjoy ko yung kanta nyo. It's true. Pero pwede niya pong sabihin na salamat sa pagkanta niyo, naramdaman ko yung konsensya ng Panginoon. Sisinungaling daw siya kung sinabi niya yun. What we want is not to be entertained, but to be led into the Lord's presence. Again, worship must be done before the Lord. Now, i-share ko lang din po, may alam po akong church dati. Hindi na po natin sabihin kung anong pangalan. Baka hindi nyo naman po alam. Anyway po, naging practice po nila that time sa church nila. Kumanta yung choir, sa likod po kumakanta, sa likod ng audience. So ngayon po, ang kanilang intention daw po doon is to focus the attention niya on the Lord. Although naging counterintuitive kasi kung sanay kang sumimba, alam mo yung choir sa harapan kumakanta. So nung nakita ko yung choir na nasa likod, lingon din ako ng lingon sa akin. Kapag-iba eh. So maganda yung kanilang intention that they are trying to keep the focus on the Lord. Yun yan lang po, medyo naging counterintuitive. So, yun po. Worship should be more concerned about what God thinks than about what people think. So, first thing na po, worship is not the same as entertainment. Yun po, worshippers should be more concerned about what God thinks than about what people think. Diba, napag-aralan din natin ito last time yung si Michal, yung asawa ni David. Nahihiya siya para sa pinagagawa ni David eh. Again, sabi niya, Hari, kaya ikaw yung pinakamagaling na tao dito sa Israel, tapos kung magsasayaw ka dyan, parang lasing, diba? Ang sabi ni David, I am dancing before the Lord, not before the people. So,
David was not concerned about what other people thought. He was concerned about what God thought. Again, ulit-ulit niya pong sinabi, and twice in verse 21, sabi niya, before the Lord. Para din po yan, again, sa mag-asawa, di ba? Sometimes, we need to remember that we need to be affectionate to our partner. Even in public, of course, there's an appropriate level po of being affectionate in public. Pag sobra naman po yun, hindi na din nakakatuwa. Pero di ba, simpleng yakap, simpleng kiss ano ho, even yung mga ibang tao kung mag-bless sila doon, ay mahal na mahal niya asawa niya. That is also the same with our worship with the Lord. We shouldn't care about what others will think of us. Dito po in church, ano, pagkawakan po tayo, kumunta talaga tayo. Gusto niyo pumalakpak, pumalakpak kayo. Gusto niyo itaas ang kamay niyo, itaas niyo yung kamay niyo. These are all good things. You want to pray to God? You want to kneel? Do it. Kailangan mahiya sa ibang tao, we should care about what God thinks, not what others think. So finally po, worship should be in accordance with God's truth. Kanina po, diba, worship should be a joyful celebration. Number two, worship should be before the Lord. Finally, worship should be in accordance with God's truth. Kung naalala din po natin from our last lesson, di ba? The first time po na sinubukan ni David yung Ark of the Covenant to Jerusalem, ano nangyari? May namatay pa sa kanila, di ba? Kasi nung natumba yung ox or natalisod, yung cart, magtingalaglag yung Ark of the Covenant. So, may sumalo, nung sumalo, inawakan yung Ark, namatay siya. Kasi nga po, hindi yun ang tamang proseso ng Panginoon sa pagkuha nitong pag-transport itong part, itong covenant. Now, in some accounts po, may nabasa din ako just recently po, hindi ko naisama to last time sa ating lesson eh. Ang sabi po dun, it turns out yung part of the covenant ay napakabigat daw po nun. It's about 550 pounds siguro. So, yung priests, yung Levite priests na magkukuha nito, normally talaga hindi yun kaya ng tao eh. Yung theory dun is, God is with them, carrying the ark. To remind them na kung kayo yan, hindi nyo kayang buhatin yan. God is with them there, carrying the ark. Kaya hindi dapat nilalagay sa kabayo, hindi dapat nilalagay sa ark. So again, ganun po yung ginawa ni David, di ba? And he was trying to worship God by following what the Philistines did, which is wrong. Hindi nga po dapat ganun. Dapat binubuhat po ito on their shoulders. So, sa atin po in church, worshiping according to God's truth means that we follow the Word, not the world. Sa panahon po natin ngayon, sometimes we try to organize our church, we try to organize our activities, our order of worship. Pinagawa po natin ito, sadly, kung ganun nga po, sometimes we do it to attract other people, to invite them to our church. Pakinggan niyo ba? Uy, masaya sa church namin. Hindi ka mainit, hindi ka makatulog. Uy, masaya sa church namin. Friendly yung mga tao. Pero those are all good things. Pero when you're doing it to provide what you think others want, ano ba yung mga ibang tao? Customers mo ba sila? Shopping mall ba to? SM? We've got it all for you. Dito ka na lang sa church namin. We've got it all for you. Baka po sinasagtabi na natin yung katotohanan. And instead, we are trying to develop a marketing strategy to attract more people. Mali po yun. Baka po we are falling into the trap of trying to make people happy instead of what God has called us to do, to help people become holy. So ito po, worshiping according to God's truth means that we follow the Word, not the world. Also, worshiping according to God's truth means that we repent and change when we are wrong. Again po, di ba, malpakapo yung unang attempt ni David. Kung sa atin yun, siguro makagive up na tayo dun eh, kasi nakakayahin na kayari. We try to worship God, we try to bring the heart to Jerusalem, and then may namatay pa sa atin. Nakakahiya, mali eh. So, tama na, yun tayo ulit-ulit. But not David. Si David po, nalaki niya na mali pala yung ginawa nila. And binago niya yun. That takes humility.
Pride keeps us from admitting that we were wrong. Not in David's case. He was humble enough to admit that he was wrong, and he changed. Like David, we need to be open to God's correction and willing to change in obedience to Him when we're wrong. Finally, since finally po talaga, wala na po ito talaga, worshiping according to God's truth means that we come to Him by the way of His ordained sacrifice. Again, worshiping according to God's truth means that we come to Him by the way of His ordained sacrifice. Na kung mapapansin po natin yung dalawang attempt ni David to bring the ark into Jerusalem, may indifference po sa ginawa niya. Apart from yung pagbuhat ng ark, di ba, nung una nga, sinakay nila sa ark, so mali. Pangalawa, binuhat na nila on their shoulders, yung tama. Apart from that fact po, there was another thing. Baka hindi po natin nakita dito. Sabi po sa verse 13, sabi po natin, 2 Samuel chapter 6, verse 13. After the men who were carrying the ark of the Lord had gone 6 steps, David sacrificed a bull and a fattened calf. Sabi din po sa verse 17, they brought the ark of the Lord and set it in its place inside a special tent David had prepared for it. And David sacrificed burnt offerings and peace offerings to the Lord. So this time po, there were burnt offerings and sacrifices. If you'll take time on your own po to read the start of the chapter again, 2 Samuel chapter 6, makikita nga natin doon, there were no sacrifices in his first attempt. Walang burnt offering, walang sacrifice. Ito po ay isang illustration of what the rest of the Bible is trying to teach us. The only way into the presence of God is through the acceptable blood sacrifice of a substitute. The only way that we, who are sinners, dare to draw near to the Holy God in worship is through the sacrifice of His Son. The only way into the presence of God is through the acceptable blood sacrifice of a substitute. Ito po yung nagkulang din sa unang attempt ni David. Wala na po burnt offering, walang sacrifice. This time, meron na po. That is also the same for us. The only way that we can truly worship God is through the sacrifice for our Lord, Jesus Christ. Amen. Kung wala po yung sacrifice ng ating Panginoon, there's really no point to all of this. Kasi uwi na po tayong lahat. Pero, why try to worship God if Jesus did not pay for your sins? This means that Christ and His death on the cross must be central to our worship. In some churches po, nagpapalit ng Lord's Supper, di ba? Dito po sa atin, I think, wala po kasi yung problema is after one service. Anyway po, ang practice po ng Lord's Supper is precisely that, to remind us the sacrifice of the Lord Jesus. You even put that in context ng Lord's Supper. This was done during Passover po. There was a specific feast in Israel po, and what Jesus did, sabi niya, ngayon hindi na lang yan ang isa-celebrate nyo, ito din, this Lord's Supper. So, it's something to remind them and us, to remind us of what Jesus did for us. It reminds us that our worship must be reverent because it required the death of God's Son. So again po, pinag-aralan natin last time, worship is a reverent response to the presence of God. Ano pa rin po yun? Yung reverence, yung pag-alam, hindi po mawawala. But again, because of Jesus, because of His death, we have access to God. That is something that we can truly be joyful about. Let us pray po. Ang mga salamat po muli sa maga po ulit sa pagkakataon po na kami meron ka ng mag-alaw po ng mga salita. Salamat Panginoon sa inyong presensya po sa amin. May we be reminded, Lord, to be joyful because of Him, to always be thankful. Makita po ng ibang tao, Panginoon, that we are joyful because of You. Thank You, Lord, for Jesus' name we pray.